Alam mo ba kung nasan si Paul at Martha? Ma'am, hindi. You expect me to believe you, Aaron? You are my son's executive assistant. You know his everyday schedule more than me. Now, don't make me ask you again. Ma'am, meron daw silang ka-meeting. Sinong ka-meeting nila? Tungkol saan? Ma'am, ihari ako kay Sir Paul pag sinabi ko sa inyo eh. Mas natatakot ka pa kay Paul kesa sa akin na pwede mag-fire sa'yo ngayon din? Aaron? Ma'am, kayo nahubala sa akin, ma'am, pag sinabi ko po sa inyo. Ayoko mawalan ng trabaho eh. Mas malaki ang chance ang mawalan ka ng trabaho pag hindi ko nakuha ang impormasyon na gusto ko. Attorney Lucas, sabihin mo nga sa amin, ano ba ang nagpabago ng isip mo? Dapat kakampi ka namin laban sa pamilyang Bartolome. Ngayon, ipagtatanggol mo sila? Hindi ko alam, Martha. Hindi naman ganun kasimple ang buhay. Maraming bagay, maraming dahilan para makarating isang tao sa ganitong sitwasyon. Lucas, you are making the wrong decision. Mr. Laxamana, marami na akong desisyon na pinagsisihan sa buhay ko. At sigurado ako na hindi ito isa sa mga yun. Paul? Anong ibig sabihin ito? Lucia, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito para sana pakiusapan si Atty. Lucas na tulungan si Aling Beth sa kaso nila. Pero pagdating ko dito, kayong dalawa lang pala ni Martin aabutan ko. Dahil kakampi rin pala kayo ni Atty. Lucas? Nanay Rachel, umuwi na lang po tayo. Sige na po. At sinamo mo na naman si Nathaniel. Wala kang pakialam doon, Paul. Ang importante ngayon ay kung paano ninyo pinaglalaroan ang pamilya Bartolome dahil sa pag-i-eskema ninyo. Sandali, Doc Rachel. Uminahon ka. Tapos na. Okay, tapos na. Hindi na ako nagtatrabaho para sa kanila. Isa ka pa eh. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ni Nathaniel, pero anong ginawa mo? May sarili kang agenda? Hindi mo ba ako naririnig? Tapos na. I am done working for them. O tapos? Tapos sa tingin mo, kaya ka pa namin pagkatiwalaan ulit? Maniwala kayo sa hindi. Sa ngayon, wala na akong ibang gagawin kundi tulungan ng pamilya Bartolome. Babawi ako. At ikaw, Paul. Ano nangyari sa'yo? Umabot ka na talaga sa ganito, ha? Na nagagawa mo ng paglaruan yung mga tao sa paligid mo? Huwag mong kausapin ang asawa ko. Mahimik ka, ha? Pare-pareho lang naman kayong lahat, eh. Ang kaya nyo lang yung mga maliliit na tao sa paligid ninyo. Tandaan nyo to. Pagbabayaran ninyo ang lahat ng pagkakamaling ginawa ninyo sa pamilya ni Nathaniel. Nathaniel, sandali! Anak? Nay, sa tingin ko po, kailangan ko pong gumawa ng paraan para maayos na itong problemang to. Anak, hindi na. Hayaan mong kami ng Chudumas mo mag-ayos nito. Alam ko hindi may iwasan na apektado tayong lahat sa mga nangyari. Ayoko namang dagdagan pa yung bigat na nararamdaman mo. Alam ko rin sa lahat sa amin dito, ikaw yung pinaka-naiipit sa gitna. Alam ko po yun, Nay. Dahil ho nanay ko sa AVL. Kaya pakiramdam ko ako po ang kailangan gumawa ng paraan para maayos to. Alam ko kung saan kayo nanggaling. You've been scheming with Attorney Lucas behind my back, Paul. Paano mo nagagawa sa akin yun? May mga bagay na kailangan kong gawin, ma. Alam niyo yan. I told you already. Pag nalaman ng kapatid mo na pinaglaruan mo lang siya, lalo lang siyang magagalit. What? What? Alam na rin ito ni Hannah? Alam na rin niya yung tungkol dito? Hannah, gusto ko alisin mo sa isipan mo na responsibilidad mo yung mga nangyari.
Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, anak. Kagaya nga na sinabi ko, ikaw yung pinaka-naiipit dito dahil sa laki ng kasalanang ginawa ni AVL. Pero alam mo, sumasama ang loob ko. Kasi gusto kong sabihin sa'yo na huwag ka magalit sa kanya dahil ina mo pa rin siya. At dahil mahal kita, ayokong kasuklaman mo ang nanay mo. Wala ako kayong kasalanan, Nay. Siya po ang may kasalanan. Si AVL po. AVL, malaking chance na nalaman na ni Hannah tungkol dito. Pero dahil to kay Atty. Lucas, binaligtad niya kami. Don't put the blame on him! Isa ka pa! I'm just as disappointed in you. Dahil sa ginawa ninyo, nasira na ang kahit na konti pang pag-asa na meron ako para magkaayos kami ng anak ko. Ate Beth, si Doc Rachel tsaka si Nathaniel, andyan na yata sa labas. Doc Rachel, Nathaniel, sandali! Hayaan niyo muna akong paliwanag. Narinig na namin kung anong kailangan namin marinig. Kina-aling Beth na kayo magpaliwanag. Ano ang kailangan niyo paliwanag, Atty. Lucas? Aaminin ko sa inyong lahat. Kinuntsaba ako ni Paul Laxamana para maging abogado niyo. Pero hindi para tulungan kayo sa kaso. Kung hindi, para i-atras to kapalit ng perang inaalok nila. Pare-parehas lang pala kayo eh! Mga manuloko! Judimas! Tama na po! Judimas! Tama na po! Umamin na po siya sa pagkakamali niya! Alam ko, hindi na magagawang pagkatiwalaan pa ako. Pero gusto ko lang kung malaman niyo at pinapangako ko sa inyo na magmula ngayon, gagawin ko na lang kung ano ang tama. At lahat ng gagawin ko, para na lang sa hustisya. Bahala ka na. Gawin mo na kung anong gusto mo gawin. Pero pasensya ka na, Atty. Lucas. Tama ka. Hindi na namin magawang tiwala sa'yo ulit. Kaya lumayas ka na. Patawarin mo sana ako, ha? Patawarin mo ako sa nagawa kong panluloko sa pamilya mo. Nakatawad na po kayo ng Panginoon. Pero may mga bagay pa rin po na kailangan itama. Naintindihan ko. Hindi naman ako susuko, eh. Aayusin ko to. Tulad ng pangako ko sa inyo ng pamilya mo. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng Tatay Abner mo. Maraming salamat po, Atty. Lucas. Sige na. Tutuloy na ka ba? Huwag po kayo mag-alala, Aling Beth. Hindi po tayo titigil hanggat hindi tayo nakakahanap ng kapalit ni Atty. Lucas. Doc Rachel, maraming salamat po. Eh, kaya nga tayo nauwi kay Atty. Lucas. Kasi siya lang yung handang tumulong sa atin. Eh, yun pala, akala lang natin yun. Eh, kahit pati siya, hawak din pala ng mga laksamana na yan eh. Dimas, wala na tayo magagawa kung di ituloy ang laban. Tama si Doc Rachel. Hanap tayo ng ibang kakamping abogado. Sana lang po talaga kung sino man yung mahanap natin na abogado, eh, hindi ho siya maimpluwensyahan nila AVL. Pero sabi po ni Atty. Lucas,
Hindi na daw po siya kakampi kina AVL at Sir Paul eh. Humihingi na po siya ng tawad. Babawi daw po siya sa pamilya natin. Talagang tutulungan niya po tayong masampahan ng kaso si AVL. Pwede po bang bigyan natin siya ng pagkakataon? Nathaniel, mahirap maniwala kay Atty. Lucas. Matapos yung mga natuklasan natin, parang ang hirap iasa sa kanyang kasong to. Nathaniel, tama ang sinasabi ni Aling Beth. Kung totoo man ang sinasabi ni Atty. Lucas na yan, patunayan niya. Katulad lang siya ni AVL at ni Sir Paul mo, iba ang sinasabi niya sa totoong ginagawa niya. Babe, have you thought about the VP for finance position? Sandali lang, ha? Ah. Hello? Okay, sige. Bye. Here you go. Kain na. Martha. Alam mo naman ang dami kong pinagdadaan ng problema ngayon, di ba? Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko kakayanin lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. I love you. I love you too. Ay, sorry nga pala. Ano yung sinasabi mo sa'yo kanina? Ah, wala. Tatanong ko lang sana if you wanted scrambled or sunny side up. That's perfect. That's it? Yeah. That's enough, Mr. Gustavo. Yeah. It seems you keep getting healthier every day. It can only get better, Doc. By the way, kamusta na nga pala ang mami mo? Magkasama sila ni tatay. Actually, nakausap ko nga siya recently. Nasa States na rin ang mami mo? Is she and your dad back together again? Huh? Yeah. I just thought she might be still in Amsterdam. Well, it's none of my business anyway. I'm sorry, sir. It's okay. I'll see you then next week. Okay. Anong progress natin, Martha? Alam mo, Kuya, mismo ikaw ang sisira ng mga plano natin. Gusto ko lang malaman kung nakausap mo na si Paul. Tinetext kita kanina eh. So ano sinasabi mo? Hindi ko ginagawa ang trabaho ko. Gusto ko nga lang malaman. Ito na nga. Martha, pwede pa tayo mag... Paul? Errol, anong ginagawa mo dito? Humingi lang ako ng assistance kay Errol. May pinakuha lang ako kay Errol. It's nothing. Okay. Pwede pa tayong mag-usap sa pisina ko? Yeah, sure. Okay. Errol, sir. Sumunod ka. Aaron, ito ang bagong memo. Please, pakibigay sa lahat ng departments. Napag-isipan ko na maigi at tama kayong dalawa. Dapat kung sino yung tao na kukunin ko, dapat pagkakatiwalaan ko. Na parang pamilya. Martha, you were once your law firm's financial managers. At alam ko, you're gonna do great in your new position for this company. You are now the new VP. For finance. Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo? Yeah. Sorry. Salamat. Salamat, babe. You're gonna do great. Attorney Laxamana. Congratulations po.
Salamat, Aaron. Marunong umintindi, Atty. Hindi ba sinabi na namin sa'yo na ayaw ka na naming makita muli? Tapos dito ka pa sa bahay namin magpapakita? Pakinggan niyo sana muna ako. Pinapangako ko pagkatapos ng araw na to, hindi niyo na ako makikita muli. Nathaniel, iniisip mo pa rin ba si Atty. Lucas? Munang isipin yun. Sabi nga ni Nanay tsaka ni Doc Rachel, hindi natin siya mapapagkatiwalaan sa ngayon. Mahirap naman maniwala na sa isang iglap, bigla na lang siya magbabago, di ba? Ibig sabihin po, hindi pa rin po kayo naniniwala na pwede magbago yung nanay niyong si AVN? Yun na nga rin yung akala ko nung una, Nathaniel, eh. Nung pumayag ako na sumama sa bahay niya. Bigyan ko siya ng pagkakataon na makilala bilang isang nanay. Sabi ko pa nga nun, mali pala ako ng pagkakakilala kay na AVL tsaka kay Sir Paul. Sa nanay ko tsaka sa kuya ko. Siyang, kailangan ko lang kong gawin to. Kailangan ko lang huling humingi ng tawad sa inyo. Ilang ulit mo nang hiningi sa amin yan, Atty. Lucas. At ilang ulit ko na rin sasabihin sa'yo na hindi namin kayang ibigay ang hinihingi mo. Tiyang, alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Hindi ko naman kayang baguhin yun eh. Pero ngayon alam ko na nasa kamay ko ang kapalaran ng mga biktima, ng mga kliyente ko. At gusto ko lang malaman nyo, Tiyang, na magmula ngayon gagawin ko na kung ano ang tama. Sana hindi ka lang puro salita. Pero yung totoo, Nathaniel, niloko pala nila ako. Naglihim pala sila sa akin. Meron pala silang malaking kasalanan na tinatago. Hindi pa rin sila nagbabago, Nathaniel. Masasamang tao pa din sila. Sorry po, Ate Ana. Hindi ko po gustong maiyak kayo. Hindi ko po gustong pasamain yung loob ninyo. Wala kang kasalanan, Nathaniel. Ang sama-sama lang talaga ng loob ko. Sa nanay ko, sa kuya ko, sa pamilya ko. Tama po kayo. Pamilya niyo po sila. Nanay niyo po si AVL. At kapatid niyo po si Sir Paul. Pero di ba po, yung pamilya, nag-uusap? Di ba po, dapat nagsasabi ng sama ng loob sa isa't isa? At naghahanap ng paraan para maayos yung problema? Tama ka, Nathaniel. Kailangan ko kausapin yung nanay ko. Kailangan kong kausapin si AVL. Hello, Senator. Ikaw nang tinawagan ko kasi I can't get hold of ABL. Senator, pasensya na. Medyo marami lang inaasikaso si ABL sa ngayon. I can just imagine with all this happening simultaneously. Alam kong malaking dagok ito sa kumpanya niya. Senator, bakit ko kayo napatawag? Well, I guess there's no other way to say this. Pare-pareho naman tayong nagnenegosyo lang dito. May problema ba, Senator? Of course, there is one. Ever since lumabas ang video sa kasal niyo, hindi man ito mapatunayang totoo, the number of members ng AVL Business Club
has been declining steadily. Senator, please believe me pag sinabi ko sa inyo to. This is just a phase. In no time, babawiin namin lahat ng numbers na nawala sa amin. Like we always do. I'm afraid I cannot take that kind of risk anymore, Paul. Alam naman natin na sa dami ng members ng AVL Business Club ang source ng power ng company nyo. Pero ngayon ang hina nito. I would just like to inform you na pinupull out na namin ang aming suporta sa kumpanya nyo. Senator, no. No, hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng bawiin ang support nyo sa amin, sa kumpanya namin. Hello, Senator! AVN, here's your tea. Thank you, Narcy. AVL, nandito lang ako just in case kailangan niyo po ng kausap. Alam mo, Narcy, dahil sa mga nangyayari, para nawawalan na ako ng pag-asa na magkaayos pa kami ulit ni Mary. Naku, huwag niyo sabihin yan, AVL. Hindi totoo yan. Lahat po ng bagay sa mundo, nagagawa naman ng paraan. Eh kayo pa ba? Wala naman kayong hindi nalulusutan, hindi pa. Kaya nga kayo si AVL. You're not AVL for nothing. Alam mo kung anong kaibahan ng problema nito, Narcy? What makes it different from all the other problems that I've encountered? Kahit anong piliin ko, pakiramdam ko, talo ako. Ano po ibang niyo sabihin? Narcy, gusto kong ayusin ang lahat. Para sa anak ko, para kay Mary. Pero paano? Yung solution dito sa sitwasyon will mean betraying my son, Paul. Naiipit ako sa dalawang anak ko. Natatakot ako, Narcy. Natakot ako na in the end, pareho ko silang masasaktan. Ma'am, may bisita po kayo.